na yung mga kasabong. Dahil marami po talaga nagre-request tungkol po sa topic na to, ay pag-uusapan natin ngayon ang Day of the Fight Final Pointing. Alam niyo ba po na maraming magmamanok o mga sanay na mga sabugero na nagtuturo tungkol sa pointing? At marami din po magagaling mag-point na kanilang manok. Totoo po yun. Pero ang hindi natin nasisigurado dito, kung alam nila kung bakit napopoint ang manok, kung paano napopoint ang manok. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung Day of the Fight Pointing. Hindi po ito yung tinatawag nila na pointing sa 3-day keeping stage. Sa akin po iba yun, hindi ko po tinatawag na pointing yung sa 3-day keeping stage. Ang tawag ko po doon priming lang. Ang pointing po talaga, yung malapit ng ilaban ng manok doon, ilang oras na lang. Yun po ang Day of the Fight Pointing. So yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Sa totoo lang po mga sabong, napakarami na pong videos, mga tutorials na lumalabas patungkol po sa pointing. At dito po ay nag-i-explica sila kung paano nila na ipopoint na maayos ang manok nila. So ngayon po, sa akin naman, nai-explica ko to pali scientifically at professionally. Sana po ay sundan nyo maigi, intindihin, at makinig po kayo maigi para malaman nyo po ang eksaktong nangyayari sa katawan ng manok pag napopoint ito. Kapag sinabi po na ang manok ay pointed, ito po ay nasa estado na o rurok ng kasiglahan, peak ng kasiglahan. Sa kalagayan po ito, ang mga manok ay nakakaramdam ng kakaibang lakas, sigla, at kisig na hindi nila nararamdaman sa ordinaryong araw nila. Unang-una po sa lahat ay ipapaalala ko sa inyo na nagpapakilos at nagpapasigla ng kabuuang katawan natin sa labas at sa loob, mula ulo hanggang paa, ay ang sirkulasyon ng ating dugo. Kaya dapat laging masigla ang ating dugo. Ang mga pagkilos po at mga sinyalis na dapat ipamalas o maramdaman ng isang pointed ng manok ay kasama na ang sobrang pagka-alerto, sobrang pagkaliksin ng kabuuang katawan, talas ng paningin, pandinig at pagramdam, at kasama na po yung kakaibang lakas o sobrang haba ng hininga pagdating sa pahirap paglaban. Idagdag pa po natin dito ang sobrang bagsik sa pakikipaglaban at ang hindi pagkaramdam ng sakit kapag nasusugatan. Ang mga pisikal at mga panlabas na sinyalis naman po na mapapansin sa pointed na manok ay ang pamumula ng muka, panlilisik na mata, ito po yung nagdadilate yung pupils ng mata, kasama na po yung paglakad ng nakataas ang dibdib, malalaki ang hakbang, at mapapansin din po na minsan pumipitik ang ulo, yung head knocking na sinasabi ko uli. Kasama na rin po yung pamumula ng binti at mga pagitan ng daliri. Ngayon po, ang tanong ay kung bakit at paano sila napupunta sa ganitong klaseng estado ng pagkapunto o pagkapointed. Medyo mapapalayo po tayo ngayon dahil magpapaliwanag po ako kung paano ang mga nangyayari sa loob ng katawan ng manok para ito mapoint. Magpapaliwanag po ako ngayon tungkol po sa muscle tissues, yung mga kalamnan na bumubuo sa ating katawan sa labas at sa loob. Isi-shortcut ko na po na konti at ipapaliwanag ko po sa inyo ngayon ang tungkol sa ating muscles, panlabas at panloob. May connection po ito sa pointing. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang voluntary at involuntary muscles. Ang voluntary po ay yung po mga muscles na kailangan utusan ng utak para kumilos. Halimbawa po itong kamay ko. Pag sinabi ng utak ko na buka po yung daliri mo, ibubuka ko. Pag sinabi isara, sasara ko. Ibig sabihin yung muscles na ito, inuutusan ng utak para kumilos. Yung pong involuntary naman ay mga muscles na hindi na kailangan utusan ng utak at kusa itong kumikilos. Karamihan po ng mga muscles na ito makikita niyo po sa digestive tract. Sa manok po, sa lalamunan, pababa, sa butsi, sa tiyan, palumbalunan, palabas sa bituka, at palabas sa puwitan, ito po ay mga involuntary muscles na hindi na kailangan utusan ng utak para kumilos. So kapag kumain po ang manok, dadaan po yung pagkain sa lalamunan, papunta sa butsi. Sa butsi po, dyan papalambutin ng mga patuka. Tapos tatakbo po yan sa tiyan, papunta sa balumbalunan, gigilingin. Yan po ang pinakangipin ng manok, yung balumbalunan, dahil wala po silang ngipin. Nandyan po yan, kaya kailangan po yan ng grits. Kailangan makatuka ang manok ng mga maliliit na mga bagay na matitigas. Tatakbo na po yan sa lahat po ng laman loob, small intestines, sa latches, hanggang palabas po sa puwit nila. Yan po, lahat ng proseso yan ay may kailangan na pagkilos ng kalamnan. So, kaya po involuntary muscles yan, dahil yung muscles po mula sa lalamunan, pababa hanggang palabas sa puwit, dapat po kumilos lahat yan nang walang pang-utos ng utak. So, kahit na natutulog ka, kahit na may ginagawa ka, nagsusulat ka, nanonood ka ng TV, tuloy-tuloy ang pagkilos niyan, paggiling, pagproseso ng mga pagkain sa digestive system natin. Babalik po tayo uli sa pointing. Ang pagka-point ng isang manok ay isang natural phenomenon o yung tinatawag na natural na kaganapan.
ito po yung nangyayari kapag ang isang manok ay na-stress o kaya nagalit o kaya kailangan nilang magkaroon ng kakaibang lakas para maidaos ang isang emergency. Baka sa ano, wala papaaway ka, kailangan mong mas lumakas para matalo yung kalaban. Ito po yung nangyayari kapag napapoint ang manok. Kapag nangyari po sa isang manok ang kaganapang ito, tulad nga po ng stress o di kaya matinding galit, lalo na pag pinapatukan sa loob ng rueda at ng heating, ay magre-release sa katawan nila ng adrenaline. Siguro po naririnig niyo po yung adrenaline o napapanood po natin sa mga palabas sa TV. Halimbawa po may isang pasyente, tinakbo sa ospital, hindi na tumitibok ang puso, sasaksakan po ng adrenaline at muli itong titibok. Yan po ang adrenaline. Isa pong natural chemical na pinapalabas ng katawan kung kailangan at sa tuwing emergency. Ito po ay hahalo sa pagdaloy ng dugo at pupunta sa iba't ibang sistema ng ating katawan. Nandiyan na po yung central nervous system, circulatory system, respiratory system, digestive system, endocrine system, at maging ang skeletal at musculatory system. Papalaksin niya po lahat ito at maaari po itong tumagal ng hindi babawa sa kalahating oras sa katawan. Ipapaalala ko rin po sa inyo na itong natural na kaganapan na ito na nangyayari sa manok kapag sila ay napapoint ay hindi kayang idulot na kahit anong mga gamot, vitamins o kahit sa mga pagkain, mga supplements o kahit mga stimulant, ibang epekto ng adrenaline. Unless siguro po na adrenaline ang isasaksak natin, pero mahirap po ito dahil hindi po basta-basta matatansya ito pagdating sa manok. Ito po ay natural na kaganapan na kailangan natin timingan. Ito po ang pointing. Timing po ito. Ngayon po, ano ang relasyon nito sa pinaliwanan kung tungkol sa mga muscles kanina na involuntary at voluntary muscles? Anong relasyon po nito pointing o pag-release ng adrenaline? Ang digestive tract po ng mga manok natin mula sa lalamunan hanggang palabas sa puwitan ang bumubuo ng pinakamaraming involuntary muscles sa katawan ng ating mga manok. At dahil nga po maraming dugo ang kakailanganin at mapupunta sa digestive tract ng mga manok, ay marahil ay hindi sapat o nagkukulang ang dugo na napupunta sa ibang vital organs nila. Kapag ang inyong manok ay napunto o tinatawag na nakapoint, ay magre-release po ito ng adrenaline sa kabuuan katawan ng inyong manok. At kapag nakarating po ang adrenaline sa bandang digestive tract ng inyong manok, ay kaya nitong pahintuin ang buong pagkilos nito. Kapag tumigil na po ang pagkilos ng digestive tract ng mga manok, ay hindi na po ito mangangailangan ng maraming dugo na karaniwan nagpapakilos sa kanila. Ang dugo na ito ngayon ay mapupunta naman sa ibang mga vital organs kung saan papalakasin ito lahat ng pagkilos nila. At dahil nga po tumigil ang pagkilos ng involuntary muscles ng digestive tract, ang mga dugo na hindi kailangan ay mapupunta po at magiging mayaman sa iba't ibang parte ng katawan ng manok. Ang biglang dami ng supply ng dugo na kakalat sa buong katawan ay magpapalakas sa lahat ng sistema nito. Sa pangyayari pong ito, ang mga manok natin ay bigla makakaranas ng talas ng pag-iisip, pakiramdam, talas ng paningin, talas ng pandinig, kasama na po ang paglakas ng baga, paglakas ng buto at kalamnan, pagbilis ng kilos, at kasama na rin po ang hindi pagkaramdam ng sakit kapag nasusugatan. Dito rin po maganda pumasok yung timing na pagka-empty ng ating manok o yung pong kalagayan na wala lang laman ang kabuuan ng digestive tract ng ating manok at lumabas na po yung moisture dropping. Kapag po kasi ina-check po na sa pagdaloy ng adrenaline ay empty ang digestive tract ng mga manok natin, ay mas madali dito mapapatigil ang pagkilos nito. At kung ito naman ay may laman, mas matatanggalan po. Yan po ang simpleng paliwanag kung paano po nadadala sa punto ang isang manok at tungkol na rin po sa adrenaline rush. Sigurado po ako na marami rin magtatanong na kung ang mga manok namin ay pwede rin mailagay sa punto o maipoint kung sa araw ng laban sila ay basa ang katawan o tuyot ang katawan o hindi magandang kalagayan ng katawan. Pwede rin po, lalo na po kung sila ay na-stress o nagalit na nag-release ng adrenaline, ay mangyayari din po ito. Ang problema lang kung hindi po nakahanda ang katawan ng inyong manok, ay mawawala din ang saysay at hindi rin dito kikilos na maganda. Pag-uusapan po natin ang lahat ng mga yan sa susunod na mga episodes tungkol po sa kalagayan ng katawan sa araw ng laban, pag-control ng moisture sa loob at sa labas ng katawan ng manok, mga senyalis po ng mga tuyo at basang manok, pwede pong ikilos na mga ganitong kalagayan sa susunod po ng mga episodes. Maraming salamat ulit mga asamo sa pagpanood. Sana po marami kayo natutunan at sana po naliwanagan kayo tungkol po sa pointing. Huwag po kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe dito po sa AG Game Pop TV.